Hello mga kamster. Balik ulit tayo dun sa sinasabi nilang Rex sa Rex. Bawal daw. Okay? Ito na naman tayo sa mga kasabihan nila na yun na bawal ang same Rex to Rex breeding, sabi. Bawal daw yun, dapat Rex. Ipaparis mo sa Rex carrier lang, ganun. O Rex, o sa normal CDH, ganyan. Okay, ito. Papakita ko, ha. Papakita ko sa video na to. Rex sa Rex, okay. Ayan. Makikita nyo yung paris niyan. Ito is Blue Rex, okay. Ito naman is Lilac Rex. Pareha solid Rex po yan. Pinagparis ko. Ayan po yung mga anak nila. Okay. So, sa mga nagsasabi na bawal, pwede po bang pakipaliwanag bakit naging bawal ang Rex sa Rex, okay? Hindi ko alam kung bakit nyo sinasabi yun eh. Ito. Blue naman sa blue. Parehas din Rex to. Ito. Pakita natin. Ayun. Ayan. Blue Rex. Okay. Ang anak nila, ayan. Okay. Ngayon, hindi ko maiisip kung bakit may mga nagsasabi na Rex sa Rex, bawal. Okay. Titingnan natin yung naging anak. Nako! Mukhang purong Rex yung naging anak nila. Di ba? Mukhang purong Rex siya. Tayo nang lumabas, ha. Mukhang napalabas natin yung kasi Rex to, pure Rex, 'di ba? Blue. Pure Rex blue. Ah, 'di ba? Magtataka kayo bakit lumabas yung pure Rex din. Oh, 'di ba? Ngayon, bakit nila sinasabing bawal daw pagparisin ng Rex sa Rex, 'di ba? Oh, ganito 'yan. Isa lang masasabi ko sa mga nagsasabi niyan, eh. Siguro ayaw nila kayong matuto. Ayaw nila kayong matuto na mapalabas nyo o mapadami nyo yung pure breed nyo ng Rex. Kaya nila sinasabing hindi dapat pagparisin. Kasi ayan, itong video ko na to talagang pinapakita ko sa inyo na Rex sa Rex magkapares. Pero tingnan nyo yung mga anak. Yung mga anak nila talagang ayan, dyan yung makukuha ang pinaka pure gene nila, di ba? Kasi kung ipaparis mo yung Rex na yan sa low mute o Rex carrier, sa tingin nyo may lalabas na Rex dyan? Wala, di ba? Dahil binabawasan nyo na yung pagiging Rex nila. Ito, papakita ko sa inyo, anak din to ng dalawang Rex na pinagparis ko. Tingnan nyo, pagdating nila ng 2 months, makikita nyo yung mga balahibo nila. Talagang totally kulot, di ba? Pati nga yung whisker ng mga yun, makikita nyo yun. Halos kulot na rin, hindi nyo na makita dahil sa sobrang kulot. Ayan, pakita natin itong mga babies. Makikita nyo yung whisker. Di ba? Talagang kulot-kulot din yung mga whisker nila, mga balbas nila. Di ba? Ayan, Ngayon, ito tanong ko, bakit nila nasabi yun? Di ba? Bakit? Yung, siguro, yung iba, yung sa nagsasabi nun, nakinig lang din sa baguhan, na bawal yung Rex sa Rex, bawal yung blue sa blue. Ayan, abnormalities yung magiging anak niyan, ganyan, pangit yung magiging anak niyan. Blue sa blue, parehas Rex, pangit yung naging anak. Okay? Rex sa Rex, parehas Rex, pure. Pangit yung naging anak. Di ba? Sa tingin ko, kaya lang nila sinasabi yun, ayaw nila kayo matuto. Ayaw nila kayo matuto kung paano palabasin yung pinakapurong linya ng hamster nyo. Kaya sinasabi nilang iparis nyo sa iba, huwag sa kaparehas niyang Rex o kaya kaparehas niyang blue. Okay? Ayan, kahit sa Syrian, ganun din sinasabi nila, bawal daw ang
TBH sa TBH, di ba? Bawal daw ang pagparisin yun. Kailangan daw pag teddy bear, iparis mo sa golden. O edi tinanggal mo na yung pagiging solid niyang teddy bear, di ba? Ngayon, pag pinaris mo ngayon sa golden yun, lalabas doon, ano na lang, umikli na, semi na lang yun. Kumbaga, half breed na lang ng teddy bear mo yun. Di ba? Yun yung point natin dun eh. Bakit nila sinasabi na bawal yun, di ba? Samantalang pwede naman. Di ba? Hindi ko lang kung anong reason nila eh. Siguro, yung sa naisip ko nga, tulad ng sabi ko, na ayaw nila kayong matuto ng tama. Okay? Ayan o. Sa video natin na to, ayan, makikita nyo. Rex to Rex. O. Blue sa blue, parehas Rex. Di ba? O. Ngayon nila sabihin, na bawal ang Rex sa Rex, di ba? Ngayon nila sabihin, di ba? O, ayan, kung yung sa mga ano, duda, o ayan o, kunin nyo itong, i-share nyo itong video ko sa mga group na mga nagsasabing bawal Rex sa Rex, di ba? Ayan o, kunin nyo. O, di ba? Ang yung paliwanag nyo kung bakit bawal. Di ba? Bakit bawal? Oh, bakit pinagbabawal yun sa breeding system, di ba? Eh kayo nga eh, may nakita nga ako eh. Pinagmalaki pa eh. CDH Pinares sa Winter White, pwede daw. Proud pa siya eh. Pwede, samagot pa eh, pwede. Tapos biglang mamaya-maya may nag-comment. Pinakita niya yung Winter White niya, kinross niya sa CDH. Tuntua pa eh. Yun yung mali. Sinira mo na yung bloodline ng ano mo. Yung gene ng hamster mo kasi Winter White pinaris mo sa Campbell. Alam naman natin na malaki pagkakaiba nun, di ba? Winter White nga eh. Kaya nga Winter White, di ba? Oh, isa ka na ngayon sa nagpauso ng ganun, di ba? Yun yung mga bawal. Di ba? Meron pa nga ako nakita ano eh. Yung robo pinapares niya sa CDH eh. Yung robo pinapares niya sa Winter White. Ewan ko kung anong trip nun, di ba? Wala namang mabubuo dun sa robo na yun eh. Kasi sa robo, ano eh, magkaiba sila ng chromosome eh. Ng CDH eh, di ba? O, ngayon. O, eto, balik tayo dito. Si, ano, Rex sa Rex, di ba? O, yan. Basta ako, sinasabi ko lang kung ano yung okay sa hindi. Hindi ko tuturo sa inyo kung pangit ang kalalabasan. Ayun, no? O, sa tingin nyo, tuturo ko sa inyo kung pangit. O, diba? Ngayon, kaya siguro sila yung iba mga nagagalit sa akin dahil sinasabi ko yung totoo. Ayun, no? O, talagang masakit. O, malaman na ang katotohanan ay pwede. Diba? O, ayan. Kaya sa kanila na lang yan kung gusto nilang magalit. Okay, hindi ko naman sila pinipilit na manood dito sa ano ko, di ba? Oh. Pero kung gusto nila matuto, oh, bahala sila. Nandiyan, ayan, oh, stay lang kayo diyan kung gusto niyo matuto, di ba? Oh, ayan, oh. Oh, so paano mga camster? Oh, ayan, ah, Rex sa Rex, di ba? Blue sa blue. Oh. Oh, kaya yung mga anak. Pure breed pa rin ng Rex. Okay. Pure breed pa rin ng Rex. Oh, ayan. Oh. Diba? So, paano mga kamser? Sa susunod po ulit, huwag tayo basta-basta naniniwala sa mga sinasabi hanggat wala silang proof kung bakit bawal.